Hello guys, welcome again to my YouTube channel, Ingoti Works Adventures. For today's vlog, ang gagawin natin is magtatagal tayo ng door panel ng ating CRV, Honda CRV 2012 to 2016 model. Isa lang ang tsura niyan, katawan niyan. So, ang nangyari kasi is nasira yung ating speaker, magpapalit tayo, nakabili tayo sa Balangoy ng mga low-end speakers. So, papalitan natin yung speaker ng ating Honda CRV. Tignan nyo kung paano pagbaklas, pagtanggal, how to remove the door panel ng ating Honda CRV model 2012 up to 2016 models. Okay? Let's go guys! Tignan nyo kung paano magbaklas, tutorial, step-by-step procedure. Tara, let's go! CRV 2012-2016. Ito ang ating door panel. Ang speaker niya is nandito. So, ang nangyayari, grounded siya. Kahit patay yung ating engine or patay yung ating stereo, pag kinatok mo lang to, tumatakbo siya, tumutunog siya. Ayan o. Naririnig niyo ba yung sound na yon? Kahit na tumatakbo tayo, patay yung sounds, tumutunog. So, parang irritating. So, naisip ko, grounded siya. So, papalitan natin siya ng speaker na kahit mga generic speakers lang. Kasi, actually, mahal yung original speaker sa kasa. Nagtanong ako, it's around 4,000 a piece. Isang piraso, 4,000. So, ang size niya is 6.5 inches na speaker. So, papalitan natin siya. Ayan, tara. Tingnan natin, pero nung una kasi nagwo-wonder ako bakit walang tornilyuhan unlike the jazz na meron. So, nakita ko meron siya dito. Tatanggalin natin to. Tapos, eto rin, i-hook natin. So, ang kailangan natin guys is ang eto, maliit na pangsungkit, no? Para doon sa ating meron dito, ayan o, nakikita niyo yun. Merong pang hook, pang kawit eh. So, tignan natin kung kaya siya. Tanggalin. So, parang masisira, no? So, i-unhook natin. Well, ano mo, ito muna. Titignan natin, i-unhook natin. So, I don't know how much this cost pag napunit mo to. Itong part na to. Yan, hook natin yan dyan. Yan, medyo pagtsagaan nyo lang. Usually, hindi siya kaya ng mga fry tool natin na orange, no? Yan, itong talagang maliit na to. Ito talagang pwede sa kanyang pantanggal. Ayan, so ayan, natanggal na natin guys. So, meron siya, ayan na. Tsura niya guys pag natanggal. So, meron siyang tornilyo, Phillips. Kailan natin ng Phillips screw. And turn natin siya para matanggal natin yung door panel. Dalawa lang yung guys yung tornilyo niyan. Isa rito. Saka isa yung nandito. Tapos papakita ko sa inyo kung paano tanggalin siya using ang ating pry tools na made in Japan, no? Okay. Guys, after removing yung screw, ganun yung itsura. Tapos, eto naman. Flip natin. Medyo, pagtsagaan nyo lang, no? Ayun, natanggal na. So, ayan, umangat na siya. Pwede na natin gamitin ang ating pry tool. Ayun, tanggal. So, ayan ang tornilyo niya. Dalawa. 1, 2. Ayan. Tapos, scroll lang natin yan guys. Magnet naman. Ganda, may magnet ang ating screwdriver. Para, yan now. So, tanggal na siya. So, may mga clip yan dito sa ibabaw, saka dito sa side.
tatanggalin muna natin to pala. Etong panel na to. So, get your trusty pry tool. Ingatan nyo lang. Yan. So, natanggal na siya. Dito na lang. So, guys, later, magkakabit din tayo ng... So, guys, itong panel na ito muna ang unahin natin tanggalin since using our pry tool. So later on pala, guys, medyo naayos-ayos na natin yung ating CRV, no? Ng problema sa mga leak natin. So, meron siyang dalawang clips, no? Isa rito. Saka isa rito. Ingatan nyo lang, huwag maputol ito. Pag naayos na natin sa CRV yung mga leaks natin, saka yung mga shock natin, suspension, papalitan natin ito na may glitter. May nabibili sa Shopee. Sa Shopee kasi around nasa 600 pesos siya pair. Sa kasa kasi 800 pesos pair. So, most probably baka sa kasa na lang tayo bumili. Since may discount naman tayong 15%. Yun na lang bibili natin sa kasa. Ganito rin yon, tapos may Twitter. Para may Twitter yung kapagandahin natin yung sound system. Pag gaming time, may butas naman niya, may mga abang. Okay? Shoutout niya pala, Popoboy! Popoboy, yan si Popoboy. Tanya naman, malaki na siya ngayon. So, ito na. Next na tatagalin na natin, itong mismo door panel. Meron dyang hook. So guys, ito yung tornilyo na natanggal natin. Oh, kakaiba siya. Mga ibang Phillips screw na pang Honda. Para siyang pako. Ito yung nakakabit dito. Na dalawa. Tapos, ito naman yung parang regular screw na nandun sa dito naman. Nakatusok. Tapos guys, ito yung kinuha natin doon na clip. Meron pala siyang hindi mo basta susukitin sa butas. Meron siyang clip. Ayan o, bumababa. Alin o ba? Ayan o. Yun, i-press mo yon, tapos pwede mo na siyang, kasi may parang latch doon, na doon sumusot to, nakasalpak. So, parang gano'n ang gagawin mo, para makuhit mo siya. Pero pag pinasa mo lang sa butas, pag sinipit mo lang sa butas na ganito, tapos susugit yung masisira, mababasag, lalaki yung butas pa parang. So, ganun lang gawin nyo guys, no? Tapos eto, madumi, lilinisin natin. Okay, moving on. Sa panas, may mga clips yan. Ito yung speaker natin, di ba? So, mga clips niya. Usually, dito ko sa side, sinusimulan. Pero using our pry tool. Teka, puha tayong pry tool. So ayan, no, bali kinuha ko na yung mga pandiin ng pry tool natin. Tapos probably ito lagi. Okay, side. Ayan, no, narinig niya yung tube. Yung clips. Tapos doon lang, you work your way in. Ayan, no, tanggal na. Pry tool. Ayan. Ay, narinig niya naman yung ano yung clip. Ayan, no. May mga clips siya. Okay. So ganun lang. Tapos guys, naka-hook to. Parang yung sa Honda Jazz, naka-hook din siya dito sa ibabaw. Ayan o. So yun na yun. Tapos, angat lang natin. So meron pang isa rin na lang. Ayan. Tanggal na siya. Meron lang tayong i-aayon dito. Ganyan natin. Dalawangan lang natin ito. Para hindi siya matutol. Tapos, sa ating kapit. Lang.
tatanggalin lang natin yung mga connection para... Okay guys, so ayan, natanggal na natin siya. Pero since hindi ko matanggal yung pinaka-pin dun para dito, baka masira kasi. Ang target lang naman natin is to get rid of this paper. So, siguro itatali na lang natin na ganyan. Ayan o, para lang makakuha natin itong sticker na ito. No? Teka lang, kuha tayong tali. So ayan guys, ang pinaka-solution natin para makuha natin yung sticker dito. Kasi ito naman kailangan natin dalawin. Tinali ko na lang. Look. Tinali ko na lang siya, no? Pero sa plastic. Para hindi masira. So, okay, sa paghirapan kong hugutin yung plug doon na hindi ko alam kung paano. Yung isang plug na hugot ko, yung para dito sa power dito. Pero ito yung pinaka-main dito na malaki. Hindi ko na hugot. At hindi ko alam kung paano hugutin. So, anyway, ang target naman natin is this one. So, tatanggalin natin using yung ating screwdriver. So, ayan. Actually, nalubangan ko na siya kanina. Ayun siya, haba oh. So, tatanggalin na lang natin ito. Paano natin tatanggalin? Okay, meron yung mga... Actually pa, may kawit to sa ilalim eh. Parang yung sa Justin. So, gagawin natin. Tutulak natin sa pataas para mabunod. So, yan siya. Yan. So, ito yung nagiging problem natin na tumutunog palagi na parang pasag na siya. Papalitan natin siya guys. Na ito, tingnan niya. Ayan yung hook oh. Sinasabi ko. Iba kasi ang pinipwersa nila. Kung gusto natin, kaysa bumili tayo ng... Ayan, nasa sa inyo naman. Gusto nyo yung pa-repair to. Kasi 4,000 isa to sa kasa eh. Pa-repair nyo na lang. 4,000 isa sa kasa. Pa-repair nyo. Okay? Binili lang ako ng mga chipipay na speaker. Tingnan na ito ng guys ha. Ayun o, gumagaling siya. Grounded siguro siya. Hindi ko alam eh, pero... Ano siya eh? Was there all of her? Siya, pero kasi pag tumatakbo ko iba eh, mga ganun-ganun. Ayun oh, so papalitan na lang natin guys. Ayan guys, no? Tinignan natin kanina yung speaker natin. So kala natin sira siya, punit siya. So ito sana yung papalit natin. Pero it so happened na nakalas ko siya. Hindi pala siya punit. So parang grounded lang siya. Kaya siya tumutunog na ganun kahit patay yung radio natin. So, pinix na natin. So, tinibayan na rin natin. Ilagyan natin ng masking tape. No? So, okay naman na siya. Ayan, tumutunog na. Okay, patayin ko na, no? Baka maano na naman tayo. Ano tong video natin ng YouTube. So, gumagana pala siya, guys. So, grounded lang siya. Nire-tape ko lang. Inayos ko na yung wirings. Then, babalik na natin, guys, itong ating
door panel. So ganito ang pagbalik, no guys. So ganun din, reverse procedure lang. Pagbalik, tanggalin mo na natin itong tali, guys, kasi tinali ko, hindi matanggal yun ng disc door. Okay. Tara, samahan nyo ako, guys. Guys, ang una nyong gagawin is i-hook nyo to doon sa iba. Okay. Make sure na dapat siya. Tapos, saka natin ipupush lang ng lahat ng mga makiririnig nyo naman. Muna natin, guys, bago natin lagay. So hindi ito gumagana, so malamang mali yun. Ay, hindi tayo nakabit. Dapat gumagana. So kakalasin natin ulit. Guys, pagkakalas natin ulit, sinuli ko na ulit. Functioning naman na ang ating lock. Ayan, naririnig nyo. Wala na rin siyang ground. Tapos, yung power mirror natin, gumagana. Ayan. Tapos, yung ating window. So, meaning, okay yung ating mga electronics. Nakikabit natin ang maayos yung ating. So, after nun, sasara na natin siya. Katulad lang na kanina, soli lang natin yung mga nag-click lang, guys. Parang sapatos is not. So, bilang natin yung mga takot na okay. So, hopefully lang ito ng 2 videos ko ito sa mga naka-Honda CRV na 34th generation CRVs, ranging from 2012 up to 2016 models ng mga Honda CRV na nakapulit sa itong panel na door panel natin na door panel natin change the speaker or kung ano man lang pwede nyo makayusin, at least alam nyo paano ang gabi siya. Hindi ko nakita kung paano pagkabit sa pakyo na ulit yung dalawang butas ng video nyo lang. Pero hopefully mapapalitan natin siya naman sa videos. So yun lang, guys, no? Sa pagdating time, yun muna mga i-video natin regarding sa Honda CRV 4th generation 2012 up to 2016 models. Okay, sana nakatulong to sa mga hindi pa nakasubscribe. Please subscribe to my YouTube channel, Tinggo TV Works Adventures. For more videos, hit the bell button para lalo pa kayong ma-update kung ano mga pinagkakabalahan ko, mga ginagawa ko tungkol sa mga car vlogs. Okay? At matipid kayo ng mga siguro mga matipid nyo rito is mga 1,500 up to 2,000 pesos. Tandaan nyo, kung nakita ng mekaniko, Honda sa sakin, no? Dari Wilson. No? So, DIY nyo na lang, guys, kung kaya rin naman. Ganun lang. Kita nyo naman kung gano'ng madali. So, subscribe to my YouTube channel, The Team Works, and hit the bell button for more videos. Bye-bye!